Heto na mga Pops, masasaksihan natin ngayon ang laban ng isa sa mga kaibigan ni Soji Opita at miyembro ng Shinsen Gumi Squad, walang iba kundi si Shinpachi Nagakura. Matindi ang isang iyan at pihadong magugulat ka sa kalalabasan ng laban. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tere na't simulan na natin. What's up mga Pops, Manga Moto nagbabalik. Shinsen Gumi Requiem Kabanata 14. The Invincible Man. Sa pag-uumpisa ng kabanata, nakatakda na ang ikatlong round ng bakbakan. Handa na ang dalawang maglalaban, si Shinpachi Nagakura, isang dating miyembro ng Russian Gumi, at si Tsukasa Shiba, ang samurai mula sa Eizo Clan. Ang lahat ng kilalang mga samurai ay nakafocus sa mag-uumpisang laban. Pagkasigaw ng bigin, sabay na naghanda ang dalawang mandirigma. Walang pag-aalinlangan, agad lumusob si Shinpachi, habang nanatiling kalmado si Tsukasa. Mabilis na nakadikit si Shinpachi, handa na para sa isang pag-atake. Ngunit napansin ng Kenkoy nating bida, si Hijikata, na tila hindi nag-iisip si Shinpachi sa kanyang paglusob. Madaling nakaiwas si Tsukasa, sabay sabing tanga sa kanyang kalaban. Sa puntong ito, nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Shinpachi, subalit kahit isa sa mga ito ay hindi tumama. Tanging mga hibla lamang ng buhok ni Tsukasa ang napuputol. Habang patuloy ang laban, walang masabi si Hijikata sa kanyang napapanood, ngunit para kay Tada Saburo, alam niyang ang teknik ni Tsukasa ay tumaas na ng gusto. Napansin din ni Isami na ang mga atake ni Shinpachi ay naiiwasan lamang ng kalaban gamit ang kanyang matinding bilis. Si Soji naman ay napabulong, si Tsukasa ay isang tunay na master. At heto na nga, naghanda ng umatake ang pambato ng Eizo Clan. Isang mabilis na pag-atake ang pinakawala ni Tsukasa, na nagpatigil kay Shinpachi. Alam na ng ilan sa mga mahuhusay na samurai ang susunod na mangyayari, ngunit tanging si Hijikata lamang ang nagulantang sa kanyang nasaksihan, maging si Shinpachi ay nagulantang din ng matanto niyang natama na pala siya ni Tsukasa ng ganun kabilis. Napasigaw ang makulat nating bida nang makita niyang nataman ang kanyang kaibigan sa tagiliran, panandali ang nagkatitigan ang dalawa at si Tsukasa, tila wala lang sa kanya ang mga pag-atake ni Shinpachi, at si Shinpachi, na hindi man lang naramdaman ang bilis ng pag-atake ng kanyang kalaban. Kumpiyansang sinabi ni Tsukasa na siya ang magdodominate ng bakbakang ito, at kung magpapatuloy si Shinpachi sa laban, hindi siya magtatagal. Mas maigi pang sumuko na siya. Napasabi na lang si Hijikata, nasa ibang antas ang kalaban ng kanyang kaibigan. Samantalang si Tada Saburo naman ay nanindig ang balahibo sa itsura ni Tsukasa. Dito na medyo nag-alala si Hijikata sa sitwasyon ng kanyang kaibigan. Makikita na natin na unti-unting nagkaroon ng takot at pag-aalinlangan sa mukha ni Shinpachi. Ngunit sa isang iglap, napalitan ito ng isang ngiti. Sabay wika ni Shinpachi, sawang-sawa na siya sa mga taong katulad ni Tsukasa na minamaliit ang kanyang mga nakakalaban. Dadalhin tayo ng ating narrator sa Edo, Japan, sa Shintomunen Ryugi Kikenken Dojo, 16 na taon na ang nakakalipas. Sa isang malalim na pagsasanay, makikita natin ang maraming bata na nagpa-practice ng mabuti upang maging malakas. Sa gitna ng mga batang naiginsayo, may isang batang lalaki na tinamaan sa bandang tiyan, si Shinpachi. Ang kanyang kaibigan ay nagmumungkahi na mag-ensayo siya sa kanyang empty-handed strikes. Ayon sa narrator, ang buhay ni Shinpachi bilang isang samurai ay hindi nagsimula ng maayos. Paulit-ulit siyang natatalo sa laban, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya nagpatinag. Lagi siyang bumabangon at handang lumaban sa anumang hamon na dumating sa kanya. Kaya naman, ang kanyang mga kalaban ay napagtanto na tila baliw na si Shinpachi dahil wala sa kanyang bokabularyo ang pagsuko. 6 na taon ang lumipas, sa tahanan ng Matsume Clan sa Edo, maririnig ang malakas na sigaw. Ang ama ni Shinpachi, si Kanji Nagakura, ay ipinaiintindi sa kanyang anak na siya ang tagapagmana ng pangalan ng Nagakura at binabayaran sila ng Matsume Clan para sa kanilang serbisyo. Ayon sa kanya, dapat matutong makinig ang kanyang anak. Patuloy daw na natatalo si Shinpachi sa kabila ng matinding determinasyon nito. Kaya't pinayuhan siya ng kanyang ama na sumuko na sa pagiging swordsman dahil ayon dito, hindi para sa kanya ang kenjutsu. Ngunit nakapikit at buong paggalang na sinabi ni Shinpachi na hindi siya kailanman natalo sa laban. Napaisip ang kanyang ama sa mga pinagsasabi niya, kaya't binara siya nito, nagpapatawa ka ba? Simula nung unang araw mo sa dojo, paulit-ulit kang natalo. Mabilis ang tugon ni Shinpachi. Taas noon niyang sinabi, lagi siyang bumabangon sa lahat ng pagkakadapa. Para sa kanya, ang matalo ay ang umamin ng pagkatalo. Ang makita mong wala kang ulo, iyon ang tunay na pagkatalo.
Buong loob niyang binitawan ang mga katagang, hindi siya matatalo hanggat hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa laban. Hindi nakaimik ang kanyang ama sa mga narinig nito at pinayuhan na lang si Shinpachi na tumungo sa attic upang pakalmehan ang kanyang isipan. Walang pag-aalinlangan, sumunod siya at nag-meditate. Muling ibabahagi ng narrator na ang inaakalang laging natatalo ay isa-isang pinabagsak pala ang kanyang mga nakatunggali. Ang kanyang mga nakalaban na inihalin tulad sa mataas at makapal na pader na ubod ng tibay, ay pinagsusumikapan ni Shinpachi na pabagsakin. Ang bawat pader na kanyang pinapabagsak ay nagbibigay sa kanya ng lakas, at sa ganitong paraan, natutunan niyang lumaban ng mas mabuti at mas malakas. Sa wakas, ang ating bida ay natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagkatalo, kundi sa kakayahang bumangon muli at magpatuloy sa laban. Kinabukasan, nag-umpuko ng mga tao sa dojo, abala sa kung ano man. Isang tao ang tinawag, si Kanji Nagakura. Nang lapitan niya ang lugar, namutla ang kanyang mukha sa pagkabigla. Sa dingding ng dojo, may napakalaking butas. Ayon sa narrator, sa edad na 19, nilisan ni Shinpachi ang kanyang tahanan. Iniwan niya ang kanyang katapatan sa Matsumi at ang lahat ng kanyang kayamanan. Nag-iwan siya ng mensahe na nagsasabing may higit pang mga pader na kailangan niyang lampasan. At sa kanyang pag-alis, binago niya ang spelling ng kanyang pangalan, ngunit nananatili ang pagbigkas nito. Ngayon, sa kasalukuyan, makikita si Shinpachi na puno ng tama sa katawan. Para bang hindi na niya namamalayan ang sakit, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay nagugulat sa kanyang sitwasyon. Si Todo, nagmamasid na nag-aalala, ay tila malapit ng matamba si Shinpachi dahil sa kawalang balanse ng kanyang katawan. Si Tsukasa, puno ng kumpiyansa, ay hindi nag-aksaya ng oras na sabihin na dapat nang sumuko si Shinpachi. Sa kanyang pananaw, sinasayang lang ng kanyang kalaban ang kanyang oras. Sa puntong ito, si Shinpachi ay tumangging sumuko, at walang pag-aalinlangan si Tsukasa ay magpapakita ng buong lakas upang tapusin ang laban. Nagbigay siya ng isang nakakakilabot na pahayag, na sinasabi na ang sinumang hindi marunong kilalanin ang kanyang mga kahinaan ay nararapat na mamatay. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng pawis sa noo ni Shinpachi. Si Hijikate, gigil na gigil kay Isami, ay nagalit dahil sa alam na nito ang kahihinatnan ng laban. Kung walang gagawin si Isami, tiyak na mamamatay ang kanilang kasama. Hindi na natiis ni Isami ang tensyon, kaya tinanong niya ang Kenkoy na si Hijikate kung minsan ba ay nakasabay niya maligo si Shinpachi. Nahihiya siyang sumagot ng oo, ngunit tinanong pa rin kung ano ang kinalaman nito sa sitwasyon. Isiniwalat ni Isami na ang katawan ni Shinpachi ay puno ng peklat, ngunit ang kanyang likod lamang ang walang peklat, isang patunay ng kanyang matinding paninindigan at hindi pagtakbo sa laban. Ang likod ni Shinpachi ay nagsisilbing simbolo ng kanyang katatagan. Ang bigat ng mensahe ni Isami ay tunay na nagbibigay diin sa pagiging karapat-dapat ng respeto at tiwala kay Shinpachi. Ngayon, umatake na si Tsukasa, pinipilit ang kanyang kalaban na magdasal. Nakafocus si Shinpachi, at si Hijikate naman ay sumigaw, natatakot ito na tatamaan ang kanyang kaibigan. Ngunit alam na ni Soji na napredict na ni Shinpachi ang galaw ni Tsukasa, kahit si Serizawa ay parehas ng obserbasyon kay Soji. Sinasabi ni Serizawa na kadalasang isinasara natin ang ating mga mata kapag ang talim ng katana ay malapit na sa ating mukha. Ngunit si Shinpachi, walang takot, ay pinili pa rin panatilihing bukas ang kanyang mga mata hanggang sa huling sandali. Ipinapakita ng wild beast na sanay si Shinpachi sa mga atake ng espada, kaya naman para kay Serizawa, siya ay natatangi. Sa epikong panel na ito, hindi kumurap si Shinpachi, hanggang sa makapitin na nito ang katana ng kanyang kalaban gamit ang kanyang kamay na nababalot ng kadena. Lahat ng mga nanunood ay nagulat nang mapigilan ni Shinpachi ang sword slash. Mabilis na umaksyon ito, binali ang mga daliri ni Tsukasa, at kinuha ang katana nito. Ngayon, habang nag-aalab ang laban, si Hijikate ay naiwang tameme sa kakayahan ni Shinpachi. Ihinandin na ni Shinpachi ang kanyang kamao para sa isang malakas na pag-atake, ang pambato ng Eizo Clan, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay ngayon namumutla sa takot habang naririnig ang mga sinasabi ni Shinpachi. Sa huling panel ng manga, isang napakalakas na suntok ang umalangaw-ngaw sa kapaligiran, at ang huling pahayag ng bida ay malinaw, ang mga kagaya ni Tsukasa, na puno ng yabang, ay kanyang minumukbang sa almusal tuwing umaga. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Hisoka Apache from Jeddah, Muchocho at Kim Bakon from 858 Kogon Market CDO. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan.
Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!